Ang mga tensyon sa pagitan ng Israel at Lebanon ay tumaas ng gusto na nagresulta sa isang makabuluhang paghaharap ng militar na pangunahing kinasasangkutan ng mga puwersa ng Israel at Hezbollah. Ang sitwasyon ay nakakuha ng internasyonal na atensyon na may mga panawagan para sa diplomatikong intervensyon at mga pagsisikap sa tigil putukan dahil sa backdrop ng pagtaas ng karahasan. Kahapon, ang Israel ay nagsagawa ng malawakang airstrike sa buong Lebanon na nagtatarget sa mga kuta ng Hezbollah. Isinasaad ng mga ulat na mahigit na sa 1,000 na mga pambobomba ang naisagawa ng Israel mula noong 23 ng Setyembre na humantong na sa pagkasawi sa mahigit sa 620 katao at libu-libong mga individual ang nadamay na minarkahan ng isa sa mga pinakamadugong buwan sa kamakailang kasaysayan ng Lebanon. Inihayag ng Israel Defense Forces o IDF na tinamaan nila ang humigit kumulang sa 800 na mga site ng terorista, kabilang ang mga missile launcher at mga pasilidad sa imbakan ng armas. Binigyang diin din ng IDF na ang mga operasyong ito ay mahalaga para sa pag-neutralize sa kakayahan ng Hezbollah na maglunsad ng mga pag-atake laban sa Israel at pagbuwag sa infrastruktura ng militar nito. Ang makataong sitwasyon sa Lebanon ay umabot na sa delikadong yugto kung saan iniulat ng United Nations na mahigit na sa 90,000 katao ang nawala ng tirahan sa loob lamang ng ilang araw ng mga pambobomba ng Israel. Ang mga opisyal ng militar ng Israel ay nagpapahiwatig na sila ay handa para sa isang potensyal na pagsalakay sa kalupaan sa katimugang bahagi ng Lebanon. Ayon kay Lieutenant General Herzi Halevi, ang pinuno ng hukbong Israeli, na dapat maging handa ang mga tropa na pumasok sa teritoryo ng kaaway bilang bahagi ng kanilang diskarte upang lansagin ang mga kakayahan ng Hezbollah. Ito ay nagmamarka ng isang makabuluhang pagbabago mula sa aerial operations patungo sa mga potensyal na maniobra sa kalupaan na nagpapataas ng pangamba para sa isang mas malawak na salungatan na nakapagpapaalaala sa mga nakaraang digmaan sa pagitan ng Israel at Hezbollah. Layunin ng Israel na pulbusin ang lahat ng Hezbollah sa Lebanon upang hindi na ito makapag-operate sa kanilang mga masasamang plano tulad ng panginidnap at mga pambobomba sa mga walang muwang na mga sibilyan sa Israel. Ang kasalukuyang labanan na ito ay nagugat din sa isang matagal ng salungatan sa pagitan ng Israel at Hezbollah na kung saan ay nagmula sa mga makasaysayang mga alitan noong mga nakaraang dekada. Ang paglitaw ng Hezbollah bilang isang makabuluhang puwersang militar ay maaaring masubaybayan pabalik sa mga pagsalakay ng Israel sa Lebanon noong unang bahagi ng 1980s at kasunod na regional na dinamika na kinasasangkutan ng Iran at iba pang mga militanteng grupo. Ang mga nakaraang mga tunggalian sa mga bansang ito ay nagpapalubha sa anumang mga pagtatangka sa pagkamit ng pangmatagalang kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Ang punong ministro ng Israel ay nagdeklara sa publiko na ang militar ng Israel ay hindi magpapahinga hanggat ang Hezbollah ay hindi nauubos. Sinabi rin ni Netanyahu sa mga mamamayan nito na ang gobyerno ay nakatuon sa paghahatid ng malalakas na suntok sa Hezbollah na haantong sa isang makabuluhang paghina ng mga kakayahan ng grupo. Ang gobyerno ng Israel ay nagpakilos din ng mga reserbang tropa at inilipat ang mga mapagkukunan ng militar mula sa mga operasyon sa Gaza upang tumuon sa hilagang harapan ng bansa laban sa mga pag-atake ng Hezbollah. Sa kabila ng mga internasyonal na panawagan para sa isang tigil putukan, ang mga opisyal ng Israel ay nagpahayag ng kanilang mga layunin na ipagpatuloy ang mga operasyong militar nito laban sa Hezbollah hanggang sa maniwala ang mga bansa sa kanluran na ang mga layunin ng Israel ay nakatuon sa pagwasak sa mga terorista at mga militanteng grupo sa Middle East. Inaasahang ipapakita ng punong ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu ang estratehiyang militar ng kanyang pamahalaan sa United Nations sa lalong madaling panahon. Kung saan ang militar ng Israel ay nagpakawala ng maraming tropa bilang paghahanda para sa isang potensyal na pagsalakay ng ground unit sa Lebanon na nagpapahiwatig ng isang seryosong pagtaas sa kanilang postura ng militar. Habang ang Israel ay nagpapatuloy sa mga operasyong militar nito laban sa Hezbollah sa gitna ng mga panawagan ng international na komunidad para sa tigil putukan,
ang sitwasyon ay nanatili pa rin mapanganib. Ang potensyal para sa karagdagang tunggalian ay napakalaki na ang magkabilang panig ay nakabaon sa kanilang mga posisyon at lumalalim ang makataong krisis habang tumataas ang mga sibilyan na mga casualty na nadadamay sa labanang ito. Ang mga darating na araw ay magiging kritikal sa pagtukoy kung ang mga diplomatikong pagsisikap ay maaaring magtagumpay sa pagdala ng isang tigil putukan sa labanan at pinaghahandaan ang daan para sa isang mas napapanatiling resolusyon sa matagal ng labanang ito. Sa kabilang anggulo, ang Hezbollah ay tumugon sa mga airstrike ng Israel na may mga inilunsad na mga rocket fire sa hilagang Israel, kabilang ang isang hindi pa nagagawang ballistic missile na naglalayong ipaabot ang mga missile na ito sa Tel Aviv. Kahit na ang mga missile na ito ay naharang ng Iron Dome ng Israel sa nakalipas na 24 oras, ito ay nagpapahiwatig pa rin ang kahandaan ng Hezbollah na palakihin ang ganti nito sa gitna ng tumataas na tensyon. Sinabi ng grupo na ang mga aksyon nito ay nakikiisa sa mga Palestinian na nahaharap sa agresyon mula sa Israel na nagpapatindi ng mga panawagan para sa paghihiganti laban sa mga pag-atake ng Israel sa Palestine na inilalarawan nila bilang mga paglabag sa soberanya ng mga Palestinian. Pinatindi rin ng Hezbollah ang mga pag-atake ng rocket launcher at drone nito sa Israel, kung saan naglunsad ang grupo ng mahigit sa 200 rockets sa hilagang bahagi ng Israel. Ang mga pag-atake na ito ng Hezbollah ay nagdulot ng mga pinsala at malawakang takot sa mga sibilyan na minarkahan ng isang makabuluhang pag-unlad kumpara sa mga nakaraang konfrontasyon. Nilinaw ng pamunuan ng Hezbollah na ang kanilang kampanya laban sa Israel ay hindi titigil hanggat hindi nila naabot ang kanilang mga layunin. Ang deputy leader ng grupo ay nagdeklara ng isang labanan na walang limitasyon na binibigyang diin ang kanilang determinasyon na ipagpatuloy ang pakikipaglaban sa kabila ng matitinding pinsala ng mga airstrike ng Israel. Ang pangakong ito ay pinalakas ng mga kombinasyon ng mga paniniwalang ideolohikal, mga alyansa sa rehiyon, lalo na sa Iran, na nagnanais na igiit ang kanilang impluensya sa loob ng Lebanon at sa mas malawak na bahagi ng Middle East. Kahapon lamang, ang Hezbollah ay tumanggap ng malaking suporta mula sa Iran na nagbibigay ng suportang pinansyal, mga kagamitan para sa militar at mga advanced na armas upang harapin ang puwersa ng Israel. Pinahuhusay din ng relasyong ito ang mga kakayahan ng Hezbollah at pinalakas nila ang kanilang mga pag-atake sa Israel na tinitingnan ng rehimeng Iran ang Hezbollah bilang isang mahalagang kaalyado sa diskarte nito upang kontrahin ang impluensya ng Israel at palawakin ang mga kakayahan nito sa buong rehiyon. Bilang conclusion, ang sitwasyon sa Lebanon ay nananatiling walang katiyakan habang ang Israel ay nagpapatuloy sa kampanyang militar nito laban sa Hezbollah sa gitna ng tumataas na casualty at makataong krisis. Ang potensyal para sa paglala ng mga operasyon sa kalupaan ay nagmamarka ng isang bagong yugto sa tunggalian na ito na nagpapataas ng mga pangamba sa mas malawak na implikasyon sa rehiyon. Habang naghahanda ang magkabilang panig para sa karagdagang mga paghaharap, ang internasyonal na komunidad ay mahigpit na nagmamasid at umaasa para sa isang resolusyon na makapagpapanumbalik ng kapayapaan at katatagan sa isang rehiyon na matagal nang sinasaktan ng karahasan. Ang diskarte ng Israel laban sa Hezbollah ay sumasalamin sa isang pangako sa pagpapanumbalik ng seguridad sa hilagang bahagi ng rehiyon nito habang naghahanda para sa malakihang operasyon ng ground unit ng Israel upang walisin ang Hezbollah sa Lebanon. Habang patuloy na tumataas ang mga tensyon, iminumungkahi ng mga eksperto na ang retorika ng tunggalian na ito ay maaaring lumaki pa ng todo sa mga susunod na buwan, maliban na lang kung ang mga pagsisikap ng international na komunidad sa diplomatikong resolusyon ay epektibong maipatupad. Ang sitwasyon ay nananatiling tuloy-tuloy na may makabuluhang implikasyon para sa katatagan ng rehiyon at sa makataong kondisyon. Ang determinasyon naman ng Hezbollah na ipagpatuloy ang kampanyang militar nito laban sa Israel ay nagpapakita ng malalim na mga hinaing at mga madiskarteng layunin na malamang na hindi malulutas sa pamamagitan ng negosasyon lamang. Habang ang magkabilang panig ay nananatiling nakakulong sa siklo ng karahasan na ito,
at ang pag-asa para sa kapayapaan ay tila malabong mangyari. Hanggang dito na lamang po, maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.